cheat day ko at gusto ko ng spicy na galing sa aking probinsya. And happily, meron ng satay delivery dito sa Manila. Kaya, yung resto nila ay YNT Satay House, located in Padre Campa Street, okay, Sampaloc, Manila. Lagay ko na lang din sa description yung full details nila just in case gusto niyo matikman ang sobrang spicy na breakfast na local food sa Zamboanga City. First, ito yung sauce na sobrang importante sa satay. And ito yung nagpapasarap talaga. And matatry natin mamaya if masarap yung sauce nila. Kung same ba yung texture, yung flavor, yung ingredients from the authentic one if you're in Zamboanga City. So, matatry natin yan. And then, we have this tamu, I believe. Pero, ang tawag namin dito, puso ng saging. Kasi, mukha siyang puso ng saging, nakarap siya sa banana leaves. Ganon yun. If you were able to visit Cebu, sa Larshan, or yung parang, ano nila, barbecue street food trip din doon, and nakarap yan sa banana leaves, and sobrang sarap nito. Set up lang natin, bago tayo kumain. Rice lang din naman to. Ang alam ko ay malagkit. Ganun. Malagkit siya. Pero mas masarap sana kung mainit pa to. Kaso, syempre, from Manila, delivering to Quezon City. So, expect na medyo hindi na siya mainit. And we have two flavors actually for the variant. Pwedeng beef. Yan, no? Barbecue na beef. Or if you want, chicken barbecue. Pwede din. Pero sobrang favorite ko kasi yung beef. Kaya, bale, may free silang tatlo sa per order. Bale, 50 pesos yung per order nila ng satay kapag beef. Pero 70 naman kapag chicken yung variant nyo. So, nag-extra pa ako ng dalawang steak. Favorite ko kasi talaga to. Which is 10 pesos. So, let's dip in. Ganyan siya. Dapat buong buo. We'll let you see later. I-try na natin kung masarap yung sauce nila. Ito talagang pinakamalaga sa lahat sa mga gumagawa ng satay. Kailangan masarap yung sauce nila para mabalik-balikan sila ng tao. Okay. Okay. Hindi siya ganun ka-spicy. Compare sa totoong satay sa Zamboanga, sobrang anghang nun. Pero ito, parang wala lang. Para sa akin na. Pero I believe,
in-adjust nila yung spiciness para pag Maynila pwedeng kumain. Kasi madalas most of my friends parang whenever I eat spicy food kapag ibibigay ko na sa kanila yung sausawan ko or any spicy food that I'm eating, hindi nila kinakaya. Sobrang sobrang spicy raw, pero normal lang sa akin. So this one I believe in-adjust nila based from the taste buds ng taga Maynila. Pero if you visit Zamboanga City and you will try sa tea, sobrang spicy talaga siya. Even me na mahilig si spicy, maanghang talaga. Pero ito, wala, kaya ko ubusin to yung sauce niya. And then the flavor, okay lang. Okay lang. Okay lang. Pero kung i-compare mo, syempre, sa local, sa Zamboanga, malayo. Pero pwede na rin whenever nag-crave ng satay from our place, pwede na din to. Pero, ayun, okay lang. Wala lang siyang wow factor sa akin. Pero lahat lang sa tea. The only thing is, ewan ko kung ano yung missing. Kasi, masarap eh. Masarap talaga yung sa Zamboanga City, yung sauce nila. Maa-addict ka talaga. Talaga. Yung basic taste kasi ng sa tea ay sweet and spicy. Andun yung anghang and at the same time, andun yung sweetness. So, parang may kulang lang, but I don't know specifically kung ano yung kulang. Pero lasa siyang sa tea. Lasa siyang sa tea. Yeah. Of course. Sarap. I'm not sure. I'm pretty not sure, pero parang may na-taste akong peanut. I don't know kung tama, pero parang may peanut flavor. Yung sa Thai or sa Thai from Singapore, yun, yung sauce nila may peanut something na flavor. So, I guess, isa atang secret ingredient yung peanut. I don't know. Or baka mali lang yung taste bud ko, pero I'm not sure. Parang na natataste ko yung peanut flavor. Anyway, dahil maanghang nga to, meron akong Macau Imperial na halo-halo. So, kunin ko lang ha. Review ko na lang din to, yung halo-halo ng Macau. Diba? Limited edition, dahil summer ngayon. Sakto lang siya. Halo-halo. Lasang halo-halo. Pero, okay lang. Okay lang. Lalo na ngayon kung dahil summer at mainit. If you like the flavor of halo-halo, yung parang ube or taro, andun. Kompleto naman siya. And then, yun, may gulaman, may sago, yun, okay naman. Pero, compare with other flavor ng Macau, like the Oreo cream cheese, or cream cheesecake, mas favorite ko yun eh. Kaya parang, okay lang to. Pero, just wanna try it, but hindi na mauulit. Parang ganun. Ganun lang. Anyway, continue tayo dito. So, if you wanna try this out, make sure lang that you eat spicy,
Although I can say na hindi siya ganun kay spicy compared sa Zamboanga City, but sa tingin ko, in the long run, kapag tumatagal, andun na yung kick ng anghang. So, for the people who doesn't really like spicy food, no, I don't recommend this for you to try. But for those who love spicy and wanted to try some exotic food, somehow hindi naman siya exotic, something unique lang. And from our local food, matry nyo lang din yung flavor ng Zamboanga City, which is this satay. And try nyo na rin umorder with the barbecue na ano, chicken. Pero favorite ko kasi yung beef eh. Saka, sobrang mahalaga na mainit siya kapag kakainin. Kasi, di na masarap kapag malamig. So, par mainit-init pa naman siya kahit pa paano. Pero kapag sobrang lamig na niya, no. Initin nyo na lang muna if from delivery, initin nyo na muna. May peanut talaga, may peanut, and then ginger. Pero masarap naman, sarap siya. Also take note that, yung in order ko, dalawang order. I don't know, bitin lang sa akin talaga yung isa. Pero, yeah. Gusto ko talang dalawang order madalas. Pagdating sa satay. Kasi, sarap ng sauce eh. And take note, yung satay, breakfast talaga namin kinakain. And they also offering this sa morning lang. Until 12 lang nga silang open eh. So, kapag sa hapon or evening, walang nagbebenta ng ganito. So, pang breakfast talaga siya. So, maybe you will wonder, breakfast is maanghang? I don't know, pero okay lang naman. Hindi naman sumakit yung chan ko or parang sanay na din siguro. But I'm not sure, but just make sure on your end, kung di kayo sanay sa maanghang, especially early in the morning, and then just wait until lunchtime, then you eat during lunchtime, initin nyo na lang. Make sure initin nyo na muna because kapag hindi mainit, hindi talaga masarap ever. Kahit masarap yung sauce niya, pero kapag malamig na, nope. Bagay siya. Halo-halo. Kasi, spicy. Matamis. So, that's the end of my review. So, hopefully, you could try it at my delivery sila, especially now.